You know, tawas mga Lodi at nagkawa na si Service ng isang action camera na tutulong sa paggawa ng kanyang content at kanyang paggawa ng video. Siyempre dito sa channel na to, no? Siyempre mga Lodi, alam nyo na yan, ito yun, ang INSTA360 1X2. So, yan, no, mga Lodi. Itong camera na to, itong action camera na to, malaking may tutulong nito sa paggawa ng content ni Sir Vince dahil tsaka iba, marami siya mga nagagawa na hindi tulad sa ibang action camera. So, sa video ng ito, ipapakita ko sa inyo kung bakit ito yung pinili ko compare sa ibang mga action camera or ibang brands ng action camera. So, hindi natin patatagalin to mga Lodi. Sisimulan ko na to, okay? Hello sa mga Lodi at welcome po sa panibagong paglakbay. Of course, kasama niyo pa rin ako, the one and only Sir Vince at your service. Okay mga Lodi, bago ako lumabas, bago ko subukan itong si INSTA360 1X2. So, sasabihin ko muna sa inyo kung bakit ito yung napili ko na action camera. So, una sa lahat, si GoPro talaga yung gusto kong bilhin. Yung GoPro Hero 9 or Hero 10, no? Medyo mahal pa yung 11 eh. So, habang tumatagal na habang nanonood ako ng mga review tungkol dito kay Insta360, doon ko nakita na mas advantage pala. Mas madami pala siyang advantage compared kay GoPro. Doon ko na pag-decide na ito lang yung kunin ko. Kasi yung kaya niyang gawin is kailangan ko talaga. Yung kay GoPro kasi, parang hindi pa eh. Parang may kulang pa ako na gagawin. Like yung imamount ko yung camera sa chest ko, sa chest mount, then tatanggalin ko siya para lang ma-videoan ko yung sarili ko. So, yun, needed ko pa yun. Unlike ito, imamount ko na lang ito doon sa handlebar ko. So, pwede niya na siyang mag-video sa harap ko at pwede niya na siyang mag-video sa dinadaanan ko. So, yan mga Lodi, lahat ng mga yan, makikita nyo sa pag-test ko. So, ano pa yung natin? Labas na tayo. Let's go! Insta360 1X2 ay may kakayahan mag-capture ng 5K resolution, Steadicam mode, flow state stabilization, at meron din siyang invisible selfie stick, apat na microphone, may advanced at easy to use editing application, waterproof up to 33 feet, at kaya din mag-capture ng HDR video and photos, one-stop panoramas, at may voice auto record pa. Ito ang Insta360 1X2. So, what's up mga Lodi? Andito kami ngayon sa Philippine Arena, no? Ginagamit ko itong Insta360 1X2. So, yan. So, nandito kami. Itetest ngayon ko ito. Siyempre, ipapakita ko sa inyo mga Lodi yung mga video clips na gagawin namin dito sa Philippine Arena. Ayan. So, this is my first time na magagamit ko itong action cam na to dito sa field. So, tingnan nyo na lang kung goods ba talaga siya for vlogging, no? So, for me, the best to, mga Lodi. So, yan, mamaya, papakita ko sa inyo yung lahat ng mga video clips na magagaling dito sa camera na to. So, ngayon mga Lodi, naka-linear mode ako. So, gamit ko lang yung single lens. So, single lens. So, ito, ayan, no? Against the light ako siya ngayon. So, madilim.
So yun yung background ko sa likod. So nasa lilim ako. Yun, makikita nyo naman yung liwanag sa kabila, no? Sa labas nitong puno. So kamusta yung image? Ayos ba? Ayan. So ayos pa rin yung stabilization. Try kong tumakbo. Single lens lang. So kamusta yung stabilization? Ayos ba? So sa tingin ko mukhang okay naman. Nakikita ko sa screen Okay naman. And then yung quality ng audio, kamusta? Okay ba yung audio? Sound check, test mic. So ayan. Against the light talaga Ito talaga dapat yung liwanag Hinga lang. Ayan. So dami nagbabike dito. Yo, what's up? Ride safe. So ayan mga lodi, no? Dami nagbabike dito this Saturday morning. Actually, dayuhan talaga ito ng mga siklista itong Pilipina Arena. Magkakaroon din ako ng testing dito sa INSTA360 X2 na gamit ko yung bisikleta. So, ayan. So, for this time, handheld testing muna tayo. So, kamusta yung stabilization? Itong single lens lang, ha. Single lens lang ito, mga lodi, hindi ito 360. Single lens lang yung gamit ko. Linear mode, ayan. Kamusta yung framing? Kamusta yung image? Against the light ako. Kamusta yung audio? Sound check, test mic. So, ito naman kapag nasa liwanag ako, kamusta yung image? Kamusta yung quality? So, okay ba siya? And try kung tumakbo. Ayan. Okay ba yung quality? Okay ba yung stabilization? Ayos ba? So, yun. Okay. Mamaya, testingin naman natin siya sa motorcycle kung okay ba. Okay, let's go. Dito sa Philippine Arena, gumawa ako ng short video clips gamit itong 1X2. At ang una nga dito ay itong fake drone shots. Grabe, para talaga ako meron drone. Astig, di ba? Sinubukan ko rin yung shot lab dito sa application ni Insta360 at ito ang resulta. Ayos, kaya kong mag multi shadow clone jutsu. Parang si Naruto. At syempre, hindi mawawala ang pag-test ko sa invisible selfie stick. Dito, para talagang meron akong cameraman na kumukuha sa akin. Check nyo maigi mga lodi. Yun nga lang, halata sa shadow yung selfie stick. Pero kung mapag-aaralan mo kung paano paghawak ng tama dito sa invisible selfie stick, ganito ang magiging resulta. Ayan, parang may iba talagang tao na kumukuha ng video sa'yo. Ang 1X2 ay may timbang na 149 grams na may sukat na 46x113x30mm. Meron din siyang 1/4 inch na thread sa ibaba na pwede mong ikabit dito yung tripod or kaya yung invisible selfie stick. Sa gilid ng camera meron siya ditong charging port na Type-C. At dahil nga sa waterproof siya, make sure na tama ang pagkakakabit mo dito sa takip ng charging port. Kung may nakikita ka pang orange mark dito sa may lock, kailangan mo itong i-press ng maigi para mag-seal at hindi na pasukan ng tubig itong charging port mo. Ang battery ng 1X2 ay may capacity na 1,630 mAh at kayang tumagal ito ng 1.5 hours. Dito naman sa loob yung kabitan ng SD card. Sa display ng 1X2 ay napakadaling gamitin, napakasmooth na kanyang touchscreen at madali lang din gamitin ang menu at settings niya. Ang Insta360 ay may sariling apps at dito humanga talaga ako ng todo dahil ang galing at ang ganda ng kanilang application. Dito pwede mo nang i-edit lahat ng 360 videos mo. Hahanapan mo na lang ng magandang framing kung ano yung gusto mong i-capture o gusto mong i-save. After nun, pwede mo na siyang i-export at pwede mo na siyang i-share sa social media.
Sinubukan ko si 1X2 sa moto vlogging pero hindi ko ma-advise na gamitin nyo ang internal mic niya. Mas maganda kung gumamit ka ng external mic o separate microphone para dito dahil maingay siya. Check nyo to. Alright mga Lodi, galing na kami sa Comfort Bikers Island. At ngayon, pumunta na kami sa TRP. Ito, gamit ko ngayon yung internal mic ng X2. So, gusto yung audio, no? Wala akong external mic, gamit ko lang yung internal mic. It's so built-in microphone, you know? Feeling ko maingay yan kasi ano eh, mahangin. Tapos mauga pa dito sa bela ko. Sinibukan ko yung ikabit yung 1X2 dito sa bisikleta ko at gagawa na lang ako ng separate video para dito dahil madami akong mounting na ginawa dito sa aking bisikleta. And there you have it mga Lodi, no? And I hope na nagustuhan nyo itong video ko dito sa review at sa pag-test dito sa INSTA360 1X2. Hope na gustuhan niya mga Lodi. Siyempre, hindi pa dyan natatapos, no? Gagawa pa rin ako ng video tungkol dito sa INSTA360. So, madami pa yan mga Lodi. Gagawa ako ng iba't ibang klaseng experiment, iba't ibang klaseng shots tungkol dito sa INSTA360. Siyempre, every time na gagawa na akong content, gamit na gamit ko lagi itong camera na to. Kasi syempre, ito nga yung binili kong camera para sa vlogging ko. No? So, ito yung magiging primary camera ko. At susubukan natin lagi yan mga Lodi. At makikita nyo lagi yan, yung mga lahat ng mga video clips ko dito sa INSTA360 1X2. Ayun, okay. Okay, bago tayo magtapos, huwag niyo pong kakalimutan pindutin yung subscribe button, okay? I-like niyo na rin itong video na to. At syempre, i-share niyo na rin sa iba para makapanood din naman din yung iba, di ba? Hanggang sa susunod ulit ang aking paggalakbay. Ride safe po at paalam, okay?